may mga memories na akala mo eh nalimot mo na. Pero sa tuwing makakarinig ka ng mga old song, ay biglang nagbabalik ang lahat ng masasayang alaala ng kahapon. Nakatanggap ako ng sulat mula sa noong panahong siya ay hari. Ilan din ang mga awitin na ito na sa tuwing madidinig mo ay biglang namimiss at maaalala mo din yung mga oras na pinapatugtog ito ng yumaong mahal sa buhay. Napakasarap balikan ng mga ganitong awitin na makulay at makahulugan na magpahanggang ngayon ay napapakinggan at nagpapaalala sa kahapong nagdaan. Halika at kilalanin naman natin si Kurita na sumulat at kumanta ng napakagandang awitin na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Kurita o Maria del Perpetua Socorro Arenas sa tunay na buhay ay isang Pilipino songwriter at folk singer. Siya ay pinanganak noong June 27, 1956. Sumikat si Kurita noong dekada 70 at 80. Kasama ang kanyang hit song na Oras Na. Na isa din sa naging anthems ng mga grupong anti-Marcos. At sa nagdaang dalawang EDSA Revolution ay ginamit naman ang kantang Lolo Jose at Sierra Madre. Nakatanggap ako ng sulat mula. Ang kantang Sierra Madre ay sinulat ni Kurita bilang isang tribute para sa Sierra Madre Mountain na isa sa pinakamalaki at mahabang kabundukan sa ating bansa. Para kapag nadinig natin ang kantang ito, ay maaalala natin ang magandang history at likas na yaman ng bundok na ito. At ang nilalaman naman ng kantang Lolo Jose ay base talaga sa tunay na buhay ng isang Lolo Jose. At ang nadidinig natin ng mga batang boses sa chorus nito ay mga member naman ng Santo Domingo Boys Choir. Unang isinabmit ang awiting ito sa Metro Pop Songwriting Contest. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito nanalo. Ganun pa man, noong 1982 ay nanalo naman ito ng dalawang beses bilang Best Folk Song at Best Vocal Performance. Isa din si Kurita sa kasaysayan ng musikang Pilipino na sumikat noon at gumamit ng mga ethnic instrument gaya ng bandurya, rondalia at iba pa. Ang kanyang unang ginamit noon na gitara at bandurya ay gawang lumanog na kilalang music store na matatagpuan sa Santa Mesa, Manila. Nagpatuloy ang buhay musika ni Kurita. Sabi nga niya ay kulang lang naman daw sila sa promotion. Pero hindi ibig sabihin nun ay nawala na sila dahil patuloy pa rin ang kanilang mga gig sa iba't ibang sulok ng bansa. Nasa music pa rin ako, akala nila nawala ako. Kulang lang ako sa promotions. Pero may mga tutug kami kasama yung banda. Taong 1992 ay nag-concert sila ni Heber Bartolome kasama si Rico J. Puno. Paraman Kurita. Di ko kailangan magpa-sexy. Sexy ka naman. Ako'y mga awit ng aking panahon. At noong June 12, taong 2000, ay nagkaroon siya ng pagtatanghal na tinawag na Independence Day Concert. At naulit ito noong taong 2016 na ginanap naman sa Robinson's Galleria. Nagkaroon naman sila ng pagtatanghal na tinawag na Showdown sa Gapo kasama si Lolita Carbon. Taong 2017 ay nagkaroon siya ng radio tour sa Radyo La Verda. Noong December 17, 2017 ay nagdaos sila ng pre-concert na tinawag namang Pamaskong Handog kasama sina Lolita Carbon ng Asin
at Heber Bartolome na ginawa sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan. Naging guest din siya sa mga TV network upang doon mag-perform. At nagkaroon ng mga mall tour concert. Ginamit din ang isa niyang awitin na Oras Na bilang soundtrack ng pelikulang Baybas na pinagbidahan naman ni Ann Curtis. Pero ganun pa man, kahit nakuha na niya ang kasikatan, ay hindi naman nawala ang mabigat na pagsubok para sa kanyang buhay. Dahil noong October 2018, ay nangsubukin siya ng tadhana dahil nasunog ang kanyang bahay na matatagpuan sa Quezon City. Ayon sa ulat ng mga pulis, ay dakong 2:18 ng madaling araw ay nang maganap ang sunog sa bahay nila Corita. At batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection ay umabot sa ikalawang alarma ang sunog. At 3:15 ng madaling araw ay dineklara na itong fire out. Dagdag pa ng BFP ay luma na at gawa sa light materials ang bahay ni Corita. Kaya naman napakabilis na kumalat ang apoy. Halos 80,000 pesos ang nasunog na ari-arian. Pero wala namang nasaktan sa nasabing insidente dahil ligtas namang nailabas ang mga nakatira dito. Ayon naman sa pahayag ni Corita, marahil ay nagsimula ang sunog dahil sa sigarilyo na itinapon sa kutsyon ng kanyang pamangkin. Halos wala nga doon na isalba sa kanyang mga ari-arian at mga naipundar. Kasama na dyan ang mahalagang papeles at mga antiques. Very, very important documents kasi there's a legal battle going on right now. Tapos mga projects, yung mga collections ng antique, nandyan. So, nasira rin. Nakakalungkot ang nangyari sa ating idolo na si Corita. Pero maraming fans ang umaasa na muli siyang babangon sa pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Pero ganun pa man, ay isa ang kanyang mga awitin sa nagpakilala at nagpayabong sa musikang Pinoy na magpahanggang ngayon ay nananatili sa puso ng maraming Pilipino.